Alright, so welcome back to my YouTube channel, and ngayon tuturuan ko kayo kung paano bumili ng any altcoin or bitcoin, any cryptocurrency sa Binance, and at the same time turuan ko kayo kung paano mag set ng take profit or ng stop loss using the Binance platform. So first, go to Binance.com. Ayan. So kung wala pa kayong account, okay, so sa mga wala pang account dyan, you may register. I'll be posting a link on my description box para inyo pong magamit yon sa inyong pagre-register. Alright, so hingi tayo ngayon ng code galing sa cellphone. Ganito po ka-secured ang Binance. So, and then hingi tayo sa email din as well. So, ganyan pong kaganda sa Binance. Ganyan pong kasecured ang Binance. Tayo lang na natin ang ating email. Okay, so success. Ngayon punta po tayo sa trade, and then dyan lang muna tayo sa classic. Okay, and right after that, yan, makikita po natin ito ang market. Okay, currently meron po kasi akong hawak na SC, naka-pair po yung Shacoin ko sa BTC. Okay. Yeah, so kung mapapansin din natin, medyo mataas-taas ang presyo ngayon ni Shacoin. Ayan o, lalaro si Shacoin ngayon. And if we'll gonna take a look into my account, ayan, so meron akong 2,290 Shacoin right now. Okay, so paano natin ngayon set yung stop limit? Ayan, pupunta lang tayo ng stop limit, and then kung may ibebenta ka na Shacoin or any coin hawak mo ngayon, kung gusto mong mag-stop limit, okay, so you can put the price of the Shacoin kung saan mo siya gusto mag-stop. Okay, let's say for instance gusto mo siya mapunta dito, ilang zeros yan, so it's right about okay, so meron pong 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. So, ayan. Pwede natin copy na rin lang to. And then, baguhin natin siya. Ayan. So, kung gusto mo, halimbawang dito ka sa may 58 or 57. Let's say, content ko na sa 57. Once na bumaba siya dito sa areang to, lagyan natin ng konting markings. Okay. Pag bumagsak siya dito sa areang to, automatically, mabebenta yung iyong hawak na Shacoin. Siyempre, it depends on your decision kung ilang percentage ng iyong hinahawakan ang iyong ibebenta. Okay? So, it doesn't necessarily mean na kailangan mo i-give up yung 100% ng hawak mo once na ito ay bumagsak. And, siyempre, you can just simply take profit. Pero siyempre, pagka nag-stop limit ka, pine-prevent mo kasi mabuhusan ng sobra. Okay? Na umabot siya hanggang dito ulit. Bumalik siya hanggang dito sa pinakababa. And hindi ka na makahabol. Okay? Now, let's say for instance, limit. Okay? Limit dito, you're going to sell. Gusto mo naman mag-take profit. Ayan. Take profit ka naman. So, kung gusto mo mag-take profit, and then let's say, andito pa lang yung area ngayon ni Shacoin, gusto mong mas tumaas pa siya. Kung mas tataas pa siya at gusto mong mas tumaas pa, so feeling mo mas tataas pa si Shacoin, and you can as well as you want to take profit as well,
What you can do right now is you can set the price kung anong presyo mo siya gusto mabenta. Ay, nakagandahan niyan. Once na matik or ma-hit niya, kahit isang beses lang, yung area na iyong nakaset dito, let's say for instance, nasa 62 siya ngayon, let's say 64. Yan. So, kung ma-hit niya yung area yan, let's say 65. Yan. Or 66, para magdadalawang piso na. 67. 68. Ayan, dalawang piso, eksakto. So, kung ma-hit niya yung 68 na yan at the price of 2 pesos, ilang percent ng iyong shakoy na gusto mong benta? Let's say gusto mong mabenta yung 25% ng iyong shakoy. So, ang amount nun ay ito sa Bitcoin. So, sell shakoy natin. Let's try. Okay. So, eto ngayon siya. Open order at the price of 0.00000068 total number of or shares of Shacoin ang may bebenta mo ay 573. Ito ang presyo niya. And once na ma-hit niya yung ganung kataas, 68, automatically mabebenta mo yung iyong Shacoin. But then ang kagandahan kay Binance, anytime pwede mo siyang i-cancel. So let's say let's cancel it. Ayan, na-cancel ko na. And since siya ngayon ay nasa mataas-taas na at maganda-ganda na galawan, okay, hintayin lang natin talaga muna itong last major resistance niya, which is right about here. Ayan, itong last major resistance niya nasa 71.72. So naglalaro yung resistance na yan dyan. And ito pa pala isa. Ayan, teka, full screen natin. Ayan. So most probably dito sa area ng to 65, pag na break niya tong 65, sorry, pag na break niya tong 65 na to, so since currently ay naglalaro siya sa 61 62, ayan, pag na break niya yung 65 na yan, most probably ang next target na niya ay 74. Just try to imagine, ang all-time high niya is about 269. So, kung ang 269 na yun, around 8 pesos na halos. Oh. So, kung nakabili ka sa piso and meron kang 1,000 shares, wow! Instant yan. Instant yaman ka rin yan. Marami-rami na, malaki-laki na rin profit mo yan. So, yun ang kagandahan dito sa cryptocurrency. Napakaraming chances, opportunities, and at the same time, 24/7 ang service ni cryptocurrency. Yun naman ang isang sobrang advantage ni cryptocurrency or ni Binance sa ating stock market sa Philippines. Okay? Sobrang sulit po na mag-try sa cryptocurrency ngayon, lalo na at andito ang pera ngayon. Alright? So, ganun kasimple lang po mag-stop loss and take profit sa ating Binance. So, dito makikita mo yung iba't ibang coins. Ayan, napakaraming coins niyan. And kalilipad lang po na coin. Ayan, Theta. Ayan, kakalipad lang. So, medyo mahirap nang habulin yung Theta pagka nakalipad na. Lalo na all-time high niya. New all-time high ni Theta. Ayan. So, parehas ni Doji. Si Doji ay isa pa rin lumilipad na coin ngayon. Ayan o, hanggang ngayon. Nandito na po siya. So, ilang araw siya na pump? Oh, tatlong araw na. Actually, apat na pala. Apat na araw na. So, kung area dito ka nakabili, at ngayon, andito na, congratulations. Malaki-laki na profit mo. Alright. So, ganun lang kasimple. Ganun kadali lang sa Binance. Mag-stop limit and mag-take profit. Ang kaganda nito, kung napag-set ka ng stop limit mo, napag-set ka rin ng iyong take profit, pwede ka na matulog. Hindi mo kailangan bantayan dahil hindi ka naman mabubuhusan ng sobra basta nakapag-set ka ng iyong stop limit. And syempre, pwede ka mag-take pagka kontento ka na at alam mo na hanggang doon lang gusto mong i-take profit. Lista mo na dyan. Sell mo na. Alright?
So, yun lang. And I hope may natutunan kayo sa aking video tutorial. So, see you till my next video. Please subscribe, like, and hit the notification bell para pagka may new video ako, ay magno-notify sa inyo. So, yan, mga cryptocurrency, iba't ibang tutorials regarding sa Canva, and other stuff. Yan ang mga ituturo ko sa aking YouTube channel. So, please subscribe, like, and share. Salamat na marami.